So, tignan naman natin dito sa ating case number 3, no? So, sabi sa ating case number 3, yun daw ating factored load na design combination is equal to 1.2 daw ng dead load plus 1.6, ito po yun, 1.6 LR or R, LR or R. Pero tayo ay walang rain load, so hindi na tayo mamimili kung sino ang mas malaki. Plus, ano po yung kasunod? Ayun. Ito. 1.0 daw ng live load or 0.5 ng wind load. So, paano po yan? Ang dami na. Parehas tayo may live load, parehas tayo ngayon na may wind load. So, i-compare natin dito kung sino yung mas malaki. So, para magawa natin yan, i-check na natin. Ano ba yung 1.0 ng live load? So, 1.0 ng live load, it is equal to 1 times live load. So, buon 1 times 1,300, siya po ay, okay, ba't ba nilalagyan ko ng point? Okay, 1,300 kilonewtons. Or, 0.5 daw or kalahati ng ating wind load. So, ano ba yung kalahati ng ating wind load? So, meron tayong dalawang wind load, no? Compressive at saka tensile wind load. So, ano ba yung kalahati ng compressive wind load? So, kalahati po ng 300, siya ay positive. Ito rin positive. Okay. 150 kilonewton. So, yung kalahati naman ng negative, kasi ilagay nga natin dito, compressive, ito ay tensile. So, kalahati daw po ng ating tensile wind load, kalahati ng 200, so siya ay negative 100. So, ngayon, alin po dito, so ngayon, ang tanong natin, syempre, alin po dito yung pipiliin ko? Pinakamalaki, 1,300, kaya lang, meron din po negative na 100. So, ngayon, mamimili tayo 1,300, 150, or negative 100. So, ang pipiliin natin dito, syempre, yung pinakamalaki na makakatulong dito sa ating buong equation, diba? So, kung ang dead load natin, syempre, positive ang live load from roofs natin, positive. So, syempre, ang pipiliin ko po dito sa tatlo ay yung pinakamalaki rin na makakakontribute dito sa dalawang other terms natin, which is, ano po yung makakatulong sa kanya? So, syempre, ito pong positive 1,300. No? So, syempre, kung nalagyan ko po siya ng negative 100, so, sa dead load pa lang, diba, 700 na siya. So, i-magnify mo pa na 1.2. So, syempre, hindi naman siya magiging negative, hindi naman siya makakatulong para maging buong negative yung answer natin, di ba? So, mas mapapaliit lang, mas liliit lang siya dun sa at other load combinations, which is yung goal nga natin ay, okay, i-compare natin kung ano yung pinakamalaking factor load or yung ating critical factor load. Okay, so that's why ang pipiliin po natin dito ay itong 1,300. Okay? Okay. So, yan. Input na po natin dito. So, equal po siya sa 1.2 ng ating dead load. So, ano ba yung dead load natin? Yan. Again, it is 700 plus 1.6. So, wala nang pagpipilian dahil LR lang yung given. So, it is 300 plus, so, yun nga po, yung malaking makakatulong natin, which is yung 1.0 times live load natin. Live load natin, 1,300. Okay. So, therefore, yung ating pong U for case, dito na nga lang. Tabi. Hindi, okay na yan. U for case number 3 should be equal to 1.2 times 700. Plus, okay, compute po tayo. Plus 1 times 1.3 or, okay, 1,300, diba? Inultiply pa sa 1. So, yun, dapat po ang maging sagot natin ay 206.20 kilonewtons, okay? So, kung gusto nyo naman, pwede nyo namang i-compare
na kunyari pagka 0.5 wind yung ating i-consider, so syempre plus 150 lang dito. So yung other answers, kung i-compare po natin yung 0.5 wind, so ang magiging factored load po natin dito ay 1,470, so that maging kapares tayo ng sagot kung ito po yung i-consider natin, ha? Tapos kung gusto nyo naman i-consider na 0.5 wind, so dapat ang ating factored load na makuha ay 12,220. So ayun, makikita nyo na agad. So dito sa 2,620, so mas malaki naman po talaga yung pinili natin kumpara sa kalahati ng wind load compressive tsaka wind load tensile. So ayun, dito pa lang, yun nga, napatunayan na natin na mas makakatulong siya dun sa ating factored load. So ito yung malaki. So diba? Kung i-compare natin kay case 1, 2, tsaka 3, so napatunayan po natin na, okay, so far, candidate pa rin para maging critical factored load ay si case number 2. So ngayon na alam na natin si case 1, 2, 3, so pwede na nating lumipat kay case number 4. Okay?